May dugo pa rin. Nasugat pag-ahit ko. Sabi ko mag-video kasi ako kaya dapat nag-ahit. Magandang araw sa mga hindi nakakakilala sa akin. Ako si Archie, isa akong Filipino na naninirahan sa Australia bilang nurse. So sa videong ito, isa-share ko kung bakit Australia ang napuntahan kong lugar o pinili kong lugar. Kasi may mga nagtatanong, why did I choose Australia over UK, over US, over Europe, or other countries, no? Sa video ito, i-share ko kung bakit ako or papaano, or hindi, bakit ako napunta ng Australia. At pati na rin yung mga perks or mga good things na-realize ko or na-found out kung maganda sa paninirahan sa Australia. So why Australia? Why not? Charot. nung bata pa lang ako, sa totoo, hindi ko pangarap ng Australia. Ang pangarap kong lugar ay New Zealand. Kasi yung mama ng best friend kong nurse, taga New Zealand, dun dati nagtatrabaho. So I always think of New Zealand. Parang yung green fields, may snow, may ice cap, may mga cows, ganun ba? Pero yun, my dream changed over time. So, nung college ako sa Pilipinas, so siguro isa ako sa mga student nurses doon na nangangarap na pumunta ng Europa, ng UK, saka US, no? Isa rin ako sa ganun. So, pero dumating nung after graduation, nung nakapasa ako sa boards, sabi ko sa mama ko, mag-review ako for NCLEX. Eh, wala man na kaming pera. So, sabi niya, wag na muna. So, kaya hindi natuloy yung pag-take ko ng NCLEX. So, siguro blessing in disguise na rin yun. Kasi kikwento ko kung bakit masaya ako napunta ako dito sa Australia. so, yun. Kaya hindi natuloy ang US. Although, it was my dream. Siguro almost all of us dream natin magtrabaho sa US, no? Or sa bigger countries na ganun. So fast forward after college, so tatlo sa anim kong best friends, nagplano kaming mag-abroad. Yun nga, napadpad kami sa Egypt. So 2008 to 2010 yun. So during those times, nag-explore kami how to move to a better country. So isa nga sa in-explore namin yung New Zealand. At isa nga sa requirement doon ang English test. So yun, lahat sila nakapasa, ako hindi, nagtagilid yung score ko, yung required score para makapag aral doon or mag-bridging program or yung transition program nila to be a registered nurse doon. So yun, naiwan ako, sila nakapunta doon, ako hindi. At pinagpatuloy ko na lang ang iba kong plano, which is, ito na nga, Australia. Hindi naman sa pagiging desperate, pero naging option ko ang Australia. Although may mga cousins na ako ditong nauna, pero iba yung naiisip kong, iba yung plano kong gustong gawin. Gusto ko New Zealand, nandun yung mga best friends ko, ganun. So, so yun, nung sinabi sa akin ng cousins ko na try Australia, mag-student visa dito. So at least nandito na sila at finalo ko yung pathways na ginawa nila, So nag-student visa ako. At yung kwentong buhay ko about Australia, nandun sa journal ko, sinulat ko na sa top ng page ng personal page ko, yung Nurse Archie. Nandun yun, yung title, Australian Dream. So, nandun yung talang buhay ko. Pero hindi ko yung ikikwento ngayon. So, yun. Dumating yung time na pumunta na ako dito. November 2011, I got my registration nung January 2014. Nagi akong resident ng Australia ng June 2014. And eventually, naging na rin akong citizen. So, yun. So, nandito na ako sa Australia ng almost 9 years. So, anniversary ko next month. So, sige, baka gawan ko ng video yung kwentong buhay ko. Kasi, pero sinulat ko kung gusto nyong malaman ang buhay, kung paano ako nakapunta dito. Nandun yun sa
sinulat kong journal or essay. Yes. Si ba, ang galing-galing ko na ngayon mag-essay. Dati 6.5. So, bakit Australia? Kasi yun ang nangyari. So, ngayon naman, ikikwento ko kung ano ang mga na-experience kong good things or perks sa paninirahan at pagtatrabaho dito sa Australia. So, unang-una, praktikalan muna tayo. Mataas ang pasahod. Kung i-google nyo, nasa top 4 or top 5 ang Australian nurses sa highest paid nurses in the world. Hindi man siya ang pinaka, pero nasa taas pa rin, di ba? Mataasan lang ng konting ang sinasahod natin sa Pilipinas bilang nurse, malaking tulong na yon, di ba? Kaya yun, feeling ko napadpad ako dito kasi mas kailangan kong mas malaki ang pera para mas malaki ang maitulong ko sa aking pamilya. Sunod naman ang location. 8 hours flight lang siya ang Sydney to Manila. O, di ba? Parang ano lang, Naga Manila lang noon. Kasi 12 hours lang Naga Manila bus. Pero, yun. Tapos may mga cheap flights pa before this pandemic, no? May mga nakukuha kaming tickets na mga 16,000 pesos. Return ticket na yun. So, mga 400 to 500 Australian dollars. So, medyo cheap kumpara sa ibang mga bansa, no? Sunod yung time difference. 2 to 3 hours lang ang difference depende kung daylight saving, no? So, yung jet lag, walang mga jet lag kasi nga 2 to 3 hours lang yung time difference. Hindi katulad kung nasa other side of the world, talagang halos buong 24 hours ka nasa biyahe, ganon. Tapos, mag-a-adjust ka ng katawan yung pagdating mo sa Philippines at pagbalik mo sa bansa kung saan bansa ka galing sa kabilang panig ng mundo. Sunod, weather. Dito sa Sydney, mostly sunny. Siguro, 4 seasons ang Australia. Pero, may mga lugar na warmer than other or colder than other places, no? Dito sa Sydney, ang weather sapat lang. Ang pag nagwi-winter halos siguro drop na ang 5 degrees. Hindi dito nagsusnow sa Sydney. Tapos ang summer siguro may mga days lang na 40 and above, pero na-experience ko noon ang 47 na tatlong sunod-sunod na araw. Pero yun bihira, pero pag summer mainit din, pero parang masarap na pakiramdam na hindi yung parang maglalagkit ka. So, doon sa sinabi kong some places are colder or warmer than the other, yun pa ang isa pang maganda dito sa Australia. Isa siyang country, pero isa din siyang kontinente. Maraming pwedeng puntahan. May snow, kunyari dito sa Sydney. Wala man snow dito, pero mga 6 hours drive or 3 hours drive, may makaka-experience ka na ng snow. May desert. So, kung mahilig ka mag-travel, parang sabi nga daw, I'm not sure about this, parang Australia has almost everything, kung ano man ang mga meron sa iba-ibang bansa. Like, merong northern sky ba yun? Sa Norway? Meron din kami southern sky, na ganun. Pero hindi ko pa na-experience sa Tasmania daw yun. So, maraming places. May desert sa WA, sa Western Australia, or sa NT, sa Northern Territory, may desert, may snow, may maganda, basta maganda. Maraming lugar na pwedeng i-visit. Na-visit ko ng mga main cities ng 6 na states at 2 territory sa Australia. Gala kasi ako. So, speaking of traveling, so, dati ang plano ko, maging travel nurse sa iba't ibang bansa, na parang 2 years sa bansang ganito, 2 years sa ganitong bansa. Pero I was lucky na napunta ako dito sa Australia. Kasi yung Sydney Airport, parang marami siyang exit na mga bansa.
na direct, mga direct-direct ba, mga direct-direct. So, kahit pa paano, naka-US na ako, kahit sa Honolulu lang ako nakapunta, pero US pa rin yun, di ba? Kasi may direct flight, 6 hours from here. Tapos, naka-travel na rin ako sa UK, may direct flight from, ay wala palang direct flight, pero layover sa China, pero naka UK na, di ba? So from here, medyo cheaper lang pati yon, cheaper flight. Then from UK, nag-travel ako sa Europe. Asia, malapit din kami sa Asia, at yun, New Zealand nga, na nung pangarap ko nung bata ako, kahit pa paano, nakakapunta ako palagi sa New Zealand nang madalas, kasi nga malapit lang, medyo pag sale ang ticket, nakakapunta palagi. Saka nandun yung mga best friends ko. Yung culture naman, siguro karamihan naman na sigurong bansa multicultural. Pero napansin ko dito sa Australia, karamihang main cities multicultural. At by saying so, maraming Filipino, maraming mga Filipino restaurant. So madali kung na-homesick kang at hindi ka marunong magluto katulad ko, bibili na lang ako ng ano or kakain na lang sa mga Filipino restaurant. So yun, maganda ang may malaking Filipino community at multicultural, kahit anong parang variety of food or anong delicacy ba ang tawag, marami. Sa infrastructures naman at mode of transportation, hindi ko masasabing ito ang pinakamaganda, pero masasabi kong maganda siya. Accessible ang transportation, may train, may LRT, may bus, may mga taxi, mga ganun. Maganda ang kalsada, kaya ang mga sasakyan dito parang yung gulong ng sasakyan ko hanggang ngayon maayos pa rin. Kasi maganda, kahit pa paano maganda yung kalsada. Healthcare system naman, maganda rin. Meron kaming Medicard, libre ang mga ang check-up sa mga GP, mga ganun. Although hindi ko pa totally na-experience yan na ma-hospital sana naman ako ng woods. Huwag naman, bawal magkasakit, lalo na sa mga lumalabang OFW katulad ko. kumakain para sa pamilya. So yan, bawal magkasakit. pero maganda ang health system. Ay, ang healthcare system. Ayan, so sa dami-dami kong dinaldal, ang bilis ko pa man din magsalita, yun ay personal ko lang naman na experiences. So kung may iba kayong na-experience, so pwede nyo naman ikwento sa comment sa baba, or may iba pa kayong perks na na-experience dito, na miss out ko, comment nyo sa baba. At kung tatanungin uli ninyo ako kung bakit Australia, ito ang totoo. It was God's plan. Iba yung gusto kong mangyari, iba yung plinano kong mangyari, pero ito ang nangyari. Dahil siguro alam ng Diyos, alam talaga ng Diyos, na malapit ako sa pamilya. So at least mabilis ako makauwi sa Pilipinas. Kailangan kong kumayod para makatulong sa pamilya. Medyo malaki-laki ang pamilya namin. Hindi na kami naghihirap, pero iba rin yung nakakatulong sa pamilya. Alam ng Diyos na mag-isa ako na mamumuhay sa ibang bansa. Kaya napadpad ako dito sa lugar na palaging may araw, maganda sa katawan, yung mga hilig kong gawin, nagagawa ko kahit papaano, kahit mag-isa. At alam na hindi ako marunong magluto, at least maraming makakainan dito. At yun, para sa akin, kaya Australia, hindi ko man to ginusto, pero ito ang nangyari. So, kasi ito ang plano ng Diyos sa akin. Ito yung naging pangarap ko, dahil ito ang pangarap ng Diyos sa akin. Kaya, yun. Kung nagustuhan niyo yung kwentong buhay ko, paki-like naman. At kung gusto niyo pang maka-chika ako next time, mag-subscribe. Di ko alam kung saan dyan. yun. Thank you sa panonood.